Okay, so patnubayan tayo ng lahat ng ama na pumasok sa utak natin, yung mga pinag-aaralan natin, no? Okay, gabayan tayo. Okay, so anyway, let's proceed. Number one, the chief BGMP is retiring by 2022. His successor assumed office by the time the position will be vacant. In this instance, will you endorse, who will endorse the jail director as the next BGMP chief or chief BGMP? Sino ngayon ang tinatawag nating mag-e-endorse? So, endorse ang term na ginagamit natin dyan. Okay? So, puntahan muna natin at isa-isahin muna natin sino yung mga dapat na mag-e-endorse, mag-a-appoint. Yan. Eto guys, napaka-basic lang naman ang tanong na yan. So, hindi nyo na kailangang pahirapan pa sarili nyo. Lagay natin dito ha. Nandyan ang rank. And nandyan ang rank, nandyan ang appointing authority. Tapos nandyan yung tinatawag natin na attested ba yan or will endorse. So nung nakaram board, ayan o, nandyan na yun o, so nasa GC nyo. So nung nakaram board, ang simple lang naman ang tanong ng examiner dyan. Yung mamaya, babanggitin ko sa inyo. Tingnan nyo kung gaano ka-basic. Si JO1 to Senior Jail Officer 4, ang mag-a-appoint po dyan, dapat si RD. Okay? At saka, it should be attested. Yan, attested. Nino, by Civil Service Commission. So take note ito ha. Huwag kakalimutan ang tinatanong sa inyo. In case na ganyan ang itanong ha. Basta generic term, generic question, JO1 to Senior Jail Officer 4, automatic yan RD. Okay, huwag kayong basta-basta sasagot ng Chief BGMP. Mag-iingat kayo sa tanong na yan. Kailan po namin pwedeng isagot kapag chief BGMP? Okay? So, si JO1 to Senior Jail Officer 4 kapag siya ay ang plantilla niya ay nasa National Headquarters. Yan. Kung ang plantilla niya yan, National Headquarters, NHQ. Pero ang tanong natin, sir, kung nasa NHQ po yan, sino po NHQ? And sino po ang mag-a-appoint sa kanya? Wala nang iba, kundi si Chief BJMP. Same din, it should be attested. Yan, attested by the Civil Service Commission. Yan, take note yan. Ngayon, matanong natin, sir, paano po ako po ay naka-assign po sa Region 1? JO1 po ako, gusto ko maging JO2. Sino mag-appoint po sa akin going to JO2? Region 1 ako, nasa Region 1 kunwari, RD. Paano po nasa Regional Headquarters po ako ng NCR, Regional Headquarters ng NCR? Sino mag-appoint sa akin? Okay, tanya sa regional nga di ba regional office? O, tatandaan, lalagay ko pa din, nakakahiya naman sa inyo. Ayan ha, regional office. Yan, basta regional office yan, JO1 to Senior Jail Officer 4, RD. Okay tayo? Regional office ng Region 2, sino mag-appoint sa akin? RD. O, kapag sabi yan, naka-assign po ako sa National Headquarters ng
ng BFP. Sino mag-appoint sa akin? Wala BFP. Eh, BJMP pinag-uusapan natin eh. Ayan ha. Oh, pag pinag-usapan natin, sir, naka-assign po ako sa national headquarters ng BJMP. Sino mag-appoint sa akin? JO1 to JO2. Chief BJMP. Okay tayo? So maliwanag tayo dyan ha. Okay, next. Ngayon, kung ang rank naman niya ay jail inspector to the rank, yan, to the rank na tinatawag natin jail superintendent, ang dapat na mag-appoint po dyan ay sino? Si Chief BJMP. Chief BJMP. And take note, kailangan ng tinatawag natin na attested by the Civil Service Commission. Provided, dapat recommended. Yan. Sino dapat na magre-recommend? Recommended by immediate superior. Yan. Immediate superior. So take note ha. Pagkakalimutan yan. Kung sino ang magre-recommend. So there was a board question. Tinanong yan. Kung sino magre-recommend. Immediate superior. Ayan ha. Lagyan natin ang mga dilaw yan. Ayan, para basic design yan. Next. Kung ang rank naman niya, eh sabi niya gusto ko ma-appoint bilang jail senior soup. Jail senior superintendent. Kung jail senior superintendent, sino mag-appoint dyan? Si secretary. Yan, secretary of DILG. Yan. Hindi, mag-ano kayo? Magsulat kayo para ramdam na ramdam nyo. Yan, secretary of the DILG. At sino daw ang mag-a-attest? It should be attested by the Civil Service Commission. And take note, sino dapat ang magre-recommended? By whom? Sino magre-recommend daw? It should be recommended by the Chief BJMP. Okay? Next. How about naman kung ang rank niya ay jail chief superintendent to the rank of yan, to the rank of jail director. So ang mag-appoint diyan is the president. At ano ang trabaho ng sa civil service diyan? Attested pa rin ba siya? Hindi. Ano na siya? It should be endorsed. Endorsed by sino? Chairman ng Civil Service Commission. And recommended. Sino magre-recommend? Recommended by sino magre-recommend daw? The Secretary and Secretary DILG. Okay? So take note yan. So ang question dyan nung nakaraan, tingnan nyo ha, pero ang sagot natin dito sa number one? Ano yung sagot sa number one? Secretary of the DILG, Chairman of the Civil Service Commission, President, Secretary DOJ. Alpha? Endorse na nga. Oh, yan. Oh, lakihan ko. Nakakahiya. Ah. Lalakihan ko yan. Yan. Sagot. Ha? President? Anak na to ko endorse na oh. Yan oh. Oh, huwag naman kayong bulag. Ang ina, yan na nga oh. Yan na oh. Oh, oh. Oh. Sagot. Chairman of the Civil Service Commission. Okay?
So kasi bakit hindi recommend, bakit hindi si Secretary DILG recommending power kasi yan. Okay? Ano pa? Bakit hindi si President appointing authority? Bakit hindi pwede si Secretary DOJ? Wala siyang kinalaman diyan. Okay, tayo diyan ha. So, lagay niyo para hindi kayo ilagay niyo dito oh. So, lagay niyo diyan oh, sabihin niyo, "Oh, Secretary of DILG recommending power." Recommending. Yan, power. Yan. Tapos kapag President appointing authority, yan. Appointing authority. And appointing authority. Tapos pag Secretary DOJ, walang kinalaman yan. Kasi pambiyokor siya. Nakita ya? Okay. So there was a question nung nakaraan. Ang sabi, the president appoints, yan, appoint all officers, and the president appoint all officers within his power. Yan. Tapos nakalagay which of the following. A, JO1 to Senior Jail Officer 4. Siyempre, hindi naman, di ba? B, Jail Inspector to Jail Superintendent. C, jail senior superintendent, or D, jail chief sup to jail director. Ano sagot niya diyan? Ah? Delta. O, di ba basic, di ba? Pang-kinder na tanong. Ayan yung ano, yung mga nakaraan na pang-kinder na tanong. Kaya hindi kayo pagpapawisan sa board exam. Diba? Kaya-kaya niyan. Next. In relation sa appointing authority ng BJMP, kasi ito, appointing authority ng BJMP, di ba? Yan. Appointing authority in BJMP. Punta naman natin yung isa. Yung appointing authority in Bucor. Una, yung kanyang rank, appointing authority. So dito, corrections officer. Tandaan ha? Corrections officer 1 to corrections chief superintendent. Yan. Ang appointing authority niyan ay si Director General. Yan. At sino mag-attest? Wala nang iba kundi attested by Civil Service Commission. Okay? The next. Pero kung ang tanong sa inyo, paano naman yung mga top ranking officials? Yung tinatawag natin na
Hello, check, 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 check. Mga online, okay lang ba kayo dyan? Okay na, okay na, okay na, okay na. Okay. So, puntahan natin ito. E paano kapag mga tinatawag natin na deputy? Yan, deputy director general. So, anong rank? Director general. Sino ang mag-appoint dyan? The president. Ano ang trabaho na civil service? Endorse. Yan. Endorse by chairman civil service commission. And recommended. Sino magre-recommended? By DOJ or Secretary DOJ. Okay? So, hoping that everybody's okay at nakakasunod tayo. Ngayon, baka mamaya singitan kayo ng tanong dyan. Sir, kung ang tanong po sa amin is ilang taon pwedeng manungkulan ang isang chief BJMP? Ilang taon pwedeng manungkulan ang isang chief BJMP? Ilang taon? Ilang chief BJMP? Ilang taon? Okay, lagay natin yan. Very good. 4 years. Yan. E paano yung, yung director general? Ilang years pwedeng manungkulan ang isang director general? Okay, pag director general, 6 years. Pwede siya manungkulan. Okay tayo? So, all good size sa number one. So, wala tayong problema dyan. Basic yan, basic. So, isama na rin natin command group. Yan, command group. So, punta natin ang BJMP command group. Lagay natin siya dito. BJMP command group. BJMP command group. Okay? Ang tanong ko muna sa inyo, ano ang purpose, bakit nagkakaroon ng tinatawag nating BJMP o command group? Bakit nagkakaroon ng tinatawag na command group? Tinga. Bakit nagkakaroon ng command group? Tingnan nyo, di ba? Pag command group, may pagkakasunod-sunod siya, di ba? Nandyan yung, yung sinasabi nyo na una? First in command. First in command. Di ba? Tapos, sabi nyo, meron pong second in command. Tapos, merong third in command. Yan. Kailangan alam nyo kung bakit may mga ganyan. Fourth in command. Yan. Command sequence. Tapos, ito yung kanyang position. Yan. Position. So, anong position ng first in command? Chief BJMP. Very good. Next, the second in command. Deputy Chief for Administration. Next, Deputy Chief for Operation. Next, ano yung ika-apat? Chief. Yan, Chief
directorial staff. Yan. Dito guys, position, yung kanyang rank. Ano ang rank ng Chief BJMP? Ha? Jail Director. Yan. Eto. Chief Superintendent. And then. Yan. Tatlo yan. Ngayon, ang purpose pala ng BJMP Command Group, in case na hindi mag-function si first in command, sino ang mamumuno agad? The second in command. In case na hindi nagpa-function si second in command, sino ang mamumuno? No, the first in command. Kuha natin. Okay. So halimbawa, namatay si first in command, sino mamumuno? Second. And namatay si second in command, sino mamumuno? Namatay si second in command, sino mamumuno? First in command. Patayin mo muna yung first in command bago si third in command. Guess natin? Okay. So, very good yan. Basic. Ngayon, binigyan kayo ng isang tanong. Ang sabi, what is the minimum or at least rank to be appointed as Chief BJMP and Chief BJMP. Ano ang pinaka minimum rank? Jail Senior Superintendent. Okay? Senior, anong 2-star? Wala pang star yan. Pag jail senior, so, di ba? Wala pang star yan, di ba? Sampaguita cluster. Di ba? Ilan sa Sampaguita cluster neto? Ano yan? Ilan to? Ilan? 3? Ayan, 3 Sampaguita cluster. Yung nakabukaka na na Sampaguita. Etong jail director. Ayan yung 2-star. Ito kasing yung mga star na yan, nandiyan yung Sampaguita cluster, mga anahawlip, that is just an insignia. Okay? Kapag chief superintendent, ilan? 1-star. Yan. So take note ha. Yan. Lagay natin dito. Para pag sinulat niyan sa notes niyo, madali na lang. Okay na tayo dito ha. So, approve na tayo kay BJMP Command Group. Ibig sabihin natin, pagkakasunod-sunod kung sino mamumuno. Ngayon, puntahan naman natin ang tinatawag nating Bucor Command Group. Yan, Bucor Command Group. Ano ang meron sa tinatawag natin Bucor Command Group? Nandyan yung first in command. Nandyan ang first in command. At nandyan ang fifth in command. Ngayon. So, ito yung pagkakasunod-sunod niya. Sequence, command sequence. Position. Ano yung position ng first in command? Ano yung position ng first in command?
patay, wala na. Yan. Director, dapat ka alam nyo na to eh. Director General. Ano yung kanyang rank? Under Secretary. Yan ha. Next. Second in command. Ilan star na ito ng ano? Ng undersecretary? 4-star, no? 4-star. Second in command. Deputy Director General. Yan. Ilang Deputy Director General na or ilan ang second in command natin? 3. Diba? Sino yung 3 na yun? Deputy DDG. DDG 4. 4. Administration. Ano pa? DDG 4. 4. 4. Naku, patay na naman tayo dyan. For security. Diba, huwag nyo kalimutan yung security and operation. Next, DDG 4, reformation. Yan. Nakita yan ha. So sila, ano rank nila? Lahat sila ay ASEC. Ano yung ASEC? Assistant. And Assistant Secretary. Okay? So, 3 Assistant Secretary. Yan, Assistant Secretary. Assistant Secretary. And next. How about naman dito sa ano? Sa third in command. Ano yung kanyang position? Chief Superintendent. Okay? So, ano yung pinaka-ano niya? Ano yung pinaka-rank niya din? Ganun din. Chief Superintendent. How about the fourth in command? Senior Superintendent. Okay? Tapos ang rank niya, parehas lang din naman. Next, dito naman sa position, superintendent. Ano yung kanyang ano? Ang kanyang rank? Correction, superintendent pa din. So take note dyan, ha? Take note. Ano pa pwede natin itanong natin dito? Ito, maganda. Question. What is the minimum rank to be appointed as Director General of Bucor? Sa Bucor. Tingnan natin yung online. Superintendent ang online. Kayo. Galing ah. What is the minimum to be appointed as Director General? Sure kayo sa mga sagot nyo? Na-revise na pala, no? Sagot. Sino malulupit dito? Online ba o face-to-face? Face-to-face, sagot nyo. Senior face-to-face. Yung online. Online, sagot nyo. Wala. No? Wala. Mahihina yung online natin. No? O sabi ng online, senior soup. So, ano kayo? Nagpaparehas kayo ng mga sagot. Sino yung nagkopyaan sa inyo? Pare-parehas lang kayo. So, ang tamang sagot,
None. Wala. Okay, wala. Walang minimum, walang minimum rank to be appointed as a director general. Kung sino ang gusto ng presidente, siya ang i-appoint. Halimbawa, si former Senate, si former Chief PNP Ronald De La Rosa. Diba? From PNP, napunta sa Bucor. So, hindi pwede yun. Diba? Pero dahil gusto ng presidente, diba? Nakuha. Si former Paeldon. Diba? Galing custom. Naging director general ng Bucor. So, therefore, there is no required rank. Okay? Tandaan niya, walang minimum rank. Yan ha. So, wala na, talo na. Palapatay tayo dyan. Okay, sige. Punta na nga tayo sa number 2. Number 2. Pursuant to 2017 Comprehensive Administrative Disciplinary Mechanism of the BJMP, the President has the jurisdiction over cases filed against personnel holding the rank of disciplinary mechanism. Sige nga. Actually, ayan yung mga previous. Ang sagot natin dito. Patay, wala na. Ano yung mga kaso na hawakan ng presidente? Ha? File superintendent and up, jail senior inspector, jail senior superintendent, or jail chief superintendent. Ano kaya sagot nyo rito? Uy, yan ang sagot nyo. Alpha? Jail superintendent? Sure kayo? Sure kayo? Jail officer 3 was qualified into lateral entry of officer in the BJMP. His rank shall commence as what? Ang pinag-uusapan natin, nag-lateral entry. Jail officer 3 Charles was qualified into the lateral entry of officer in the BJMP. His new rank shall commence as what? The answer is jail inspector. Pero kung ang tanong sa atin ay ganito. Sabi dyan, lateral entry. Yan ha? Lateral entry of sino? Si una, physician. Yan, physician. Lateral entry of chaplain, and member of the bar, ano ang sagot natin dyan? Yan. Pag ganyan ang tanong, then go for the senior or jail senior inspector. Pag lateral ang pinag-usapan, paano kung ang tanong sa inyo, sir, yung physician, chaplain, and member of the bar apply in BJMP, what is the rank? Yan. Sasagot kayo ng tinatawag nating JO1. Laging hihintayin nyo kung may merong salita na lateral entry.
Pag walang lateral entry, huwag kayong advance mag-isip. Okay? Sample pa nito. Pag criminologist, criminolo, yan, crimi, ito na lang, BS, BS, criminology. Ano ang rank niya sa BJMP pag nag-apply? Wala, none. Kakagraduate pa lang yan eh. Diba? Ang hinahanap dyan, criminologist. Pag criminologist, ano ang rank niya sa BJMP? Pag nag-apply, J-O-1. Guess natin? Okay. E ba paano kung halimbawa, ano na siya? Criminologist, criminologist. Siya ay nag-lateral entry. Lateral entry. Okay? Ano ang rank? Ang tanong muna, natanggap ba siya? Ang sagot natin yan. Lateral entry, anong sagot? Jail inspector. Ayan na, jail inspector. Ayan. So take note yan. So next, number four. Number four. When was the establishment of the Iway Prison and Penal Farm? Dati, tinatawag siyang Iuhit or Iuhit of Palawan. With 16 prisoners, sailed to... Ah, meron niya ito. Ano na ito? Ano ito? Ano ito kaya ito? No? Ah, sige, sige, mamaya. Ito pala, oh. Yan, oh. Mamaya, tirahin natin yan. Buti, pinagtsagaan mong hanapin yan. Isa kang malupit na chupapi. Ah, mamaya, sagutin natin yan. So, when the establishment of Iway Prison Penal Farm or Iuit of Palawan with 16 prisoners sailed to Palawan, start building the threat the thereat on the order of governor forms. Ang sagot natin dyan, ayun, Alpha, November 6.